Magandang araw mga sir. Bali ngayon ay tuturo ko sa inyo kung paano gamitin ang relay. Ano ba ang relay? Bali dito, meron tayong tatlong relay. Meron tayong mini relay. Ito na boss relay. At ito na tinatawag nila na horn relay. Global relay. Bali, isa lang lahat ang gamit nito. Ang function nila. Ito, 12 volts. Ibig sabihin, 12 volts ang coil niya. Tapos, itong minimum 10 ampere, yun yung contact niya na kayang i-hold. Maximum current na kayang i-hold ng contact niya. Bali, ito mga sir, 5 pin. Ayan. Bali, ito. Paano ba na natin malalaman ang kung alin ang ating lalagyan ng supply dito at alin yung contact? Bali, dito, mga sir, lagi natin tatandaan, pag ganyang 5 pin, itong dalawa na to, ito, at ito, kaliwa at kanan, yan yung coil. Yan yung coil niya. I-measure natin gamit ng multi-tester. Bali, gagamit tayo ng multi-tester, ilalagay natin sa resistance. Ayan. Tapos, tapat natin itong dalawang test probes dito. Kailangan may makuha siyang reading. Ayan, 0.45 kilo ohms. Ito. Ibig sabihin, yan yung susupplyan nyo ng 12 volts, itong coil na to. .45 kilo ohms. Try natin kung kaya ba ng kilo ohms. Sa ohms. Ayan yung reading ng coil niya. Bali, sa ganitong mini relay, marami kasing iba't ibang klase ng mini relay. Merong 4 pin, 5 pin, iba-iba, iba-ibang itsura, iba-ibang kulay, iba-ibang boltahe. Bali, dito, medyo hindi na, wala kasing nakasulat na diagram kung alin siya, kung alin yung susupply natin. Bali, ganun lang. Ayan, 12 volts DC ang coil niya. Bali, sa ganitong mini relay, ito yung susupply natin. Halimbawa, wala naman kasi itong polarity. Halimbawa, dito yung positive, dito yung negative. Ito yung negative, dito yung positive. Magki-trigger na tong relay na to, mini relay na to. Tapos, ito, itong nasa gitna na to, yan yung common. Common ng contact ng ating mini relay. Tapos ito, dalawa na to, yan yung normally open, normally close. Ayan. Try natin i-test na yun yung contact niya. Bali, ilagay natin sa continuity. Dito sa gitna, ayan. Tapos, umpisa natin dito sa kanan. Ito. Yung contact na to, sa kanan, normally close. Yung kaliwa, normally open. Ayan. Normally close, normally open. Normally close, normally open. Bali, ang logic niya dito, mga sir, ng mini relay, ng mga relay, once na matrigger itong coil, ito, once na matrigger yan, yung normally close, mag-o-open, at yung normally open, mag-o-close. Ganun mga sir. Kagaya nito, dito naman tayo sa relay na to. Tinatawag nilang horn relay. Ito kasi may diagram. Ayan, kita naman natin. 85 at 86, yan yung coil, yung magnetic coil natin. Yung pag nasupply yan, magti-trigger itong 30, magko-close itong 87A at mag-o-open 87. Tapos yung 87A mag-o-open. Ayan. Yung number 30 yung common, number 87A normally close, 87 normally open. Ayan. Bali, hininangan ko na to, mga sir. Bali, sa ganitong relay, mga sir, ang 85, ito, 85, itong puti, 85, coil yan. 86 coil pa rin. Ayan. Tapos, itong
naka ito. Yan yung common number 30, may numbering naman siya. Mas madali natin maintindihan yung ganitong relay na may tagging, may number ang mga terminal. Ayan. 30, tapos yung baba 87. Yung baba 87A. Tapos ito 87. Ganun din ang logic nito. Pag once na ma-supply yan to, itong coil, itong 85 at 86. Tapos ito yung may power. Papupunta rito, mag-alternate. Halimbawa, ito yung normally close, mag-open to. Ito naman yung magko-close. Ganun lang. Ganun din to. Ito naman kasi tinatawag na SPST, single pole, single throw. Ito kasi itong relay na to, single pole, double throw, SPDT kung tawagin. Itong mini relay na rin to, SPDT relay din to. Single pole, double throw. Single pole, double throw, kasi yung contact niya, yung dalawang contact niya, mag-change ng posisyon. Yung open, mag-close. Yung close, mag-open. Ito kasi, single pole, single throw. Pag na-supply yan, ito yung diagram niya. Once ma-supply yung 85 at 86, yung number 30, parehong pupunta sa number 87. Kasi, connected yung number 87 pareho. Measure nga natin kung connected. Oo, connected. Ano nagbaba, sir? Bali, ito mga sir, ito. Itong SPST kung tawagin. Once na matrigger tong 85 at 86, limbawa, ito may power, mapupunta pareho dito. Magkakasupply itong pareho na to. Kasi normally open, magkoclose siya, magkocontact. Once na masupply yan, itong 85 at 86. Kung ano yung meron dito sa common, sa number 30, mapupunta rito sa number 86. Kung ano yung meron dito sa number 30, sa common, once na matrigger itong 85 at 86, magkakaroon din to. Itong dalawang 87 kasi pareho silang normally open. Pag na-trigger to, magko-close contact naman to. Kumpara dito sa SPDT relay. Ayan. Once na ma-trigger to, ma-supply yan tong 85 at 86. Kung anong meron dito sa common, halimbawa, ito yung normally close. Sa normally close kasi, kung ano meron sa common, meron din dito sa normally close. At sa normally open, wala siya. Once na matrigger tong 85 at 86, kung ano yung meron sa common, lilipat sa normally open. Yung open, magko-close. Tapos, yung close, mag-open. Ayun siya. Ayan. Bali, testingin naman natin ngayon. Itetest natin ngayon to. Itong ating relay. Kung paano ba gumana itong SPDT relay. Bali, kailanganin natin to. Battery. 12 volts. Bali, gagamit tayo ng fuse. Mga sir. Gagamitin tayo ng switch. Palitin wakay natin. Fuse, switch, relay, at saka battery. Bali ito. Bali ito. Ito switch. Kukunik ko muna rito. Kukunik muna natin dito. Sa fuse. Tapos ito. Kakabit natin sa number 85 ng relay. Ito, yung 85. Bali, para itetest lang natin para makita nyo kung paano ba ang gamit at function ng relay. Tapos, yung number 86, ito, number 86, punta natin sa negative ng battery. Bali, idedemo ko lang sa inyo mga sir kung paano ba ang gamit ito. Ayan. Tapos, itong pinakadulo ng fuse, lalagay natin sa positive ng battery. Ayan.
Bali kung gagawa tayo ng ganito mga sir, ilagay natin ang fuse for safety purposes natin. Ayan. Tapos ito mga sir, papakita ko sa inyo kung contact niya. Ayan. Yung isang test probe natin, lalagay natin dito sa number 30. Sa number 30. Ito, yung black. Tapos, ito, yan, normally close siya. Nagbabuzzer. Bali, ang gagawin natin, i-energize natin itong relay ngayon. Itong normally close, pag na-energize ang relay na trigger, o nag-open siya. Nag-open itong normally close, tapos yung normally open contact, siya naman yung nag-close. Ayan. Once na ma-trigger, once na buhay itong ating relay, ito siya. Once na mabuhay, ma-energize itong ating relay, yung contact na, yung posisyon ng contact natin mag-change over kung tawagin, SPDT. Yung normally close, mag-open, at yung normally open, mag-close, kagaya nito. Tapos, patayin natin ngayon, i-de-energize naman natin ngayon ang relay. Ayan. Balik na sa initial position ng relay. Yung normally open, balik sa normally open kasi de-energize na yung ating relay. Buhayin ulit natin ang relay, i-energize natin. Okay. Nag-contact na ulit ang ating common at normally open. De-energize. Balik tayo sa normally close. Ayan. Energize natin. Nag-open, i-de-energize. Balik sa original position. Bali, ganyan lang mga sir ang pagpag-setup ng ating relay. Bali, try naman natin itong supply, ang energize itong mini relay na to. Ganon din ang procedure nito mga sir. Ito, mini relay ang ating gagamitin. Ganun din ang pag-supply mga sir. Bali, itong dalawa, ayan, kagaya nito, ayan, nilagyan ko na ng wire kasi ito isa. Itong isa wala. Ito, may nakita kayong tatlong pin. Itong dalawa na nasa parehong tabi, yan yung coil, ito. Ito, yan yung coil. Tapos itong gitna, common. Ito, common. Tapos ito, normally close, normally open. I-measure natin ang multimeter. Ito, yung common, yung nasa gitna. Tapos ito, normally close, normally open. Itong normally open, try natin to. Tapos itong isa, dito sa common. Try naman natin i-energize ito, mga sir. Bali, gamit pa rin tayo nito. Nitong fuse at switch. Tapos itong isa sa negative, mga sir. Tapos ito, ayan, dito pa rin sa positive. Bali, ang ititest natin, yung common at normally open. Ayan, normally open siya. Bali, energize ngayon natin ang relay. Ayan, oh, nag-change contact siya. Common, normally open, nag-close. De-energize. Ayan. Try naman natin ngayon ilipat dito sa normally close. Contact. Ito yung normally close. Ayan. Nagbabuzzer agad siya kasi normally close. Common, normally close, may contact siya. Energize naman natin ngayon mga sir. Nag-open siya. De-energize. Energize.
Balikan niya lang mga sir ang paggamit ng ating mga relay. Depende sa application kung paano natin gagamitin ang relay. Pero kalimitan, sa mga motor natin, ang gamit natin dito kung magkakabit tayo ng mga ilaw, ng mga auxiliary light, kalimitan, common, tapos normally open. Ayun lang. Tsaka ma-tip ko lang sa inyo mga sir para mas ma-enhance yung gamit ng relay. Kung gagawa kayo halimbawa ng mga malalakas na busina, ang gawin nyo, diretso sa positive, yung fuse. Tapos itong contact, yung common, yung number 30 ng relay, yun yung pupunta. Pupunta dito sa fuse, tapos positive. Tapos, number 30 ng relay, tapos, halimbawa ay gagamitin nyo ay normally open, yung number 87 na itong relay, diretso sa positive ng busina nyo. Mas malakas ang tunog na ganon. Kasi hindi siya magpapangagaw ng kuryente na makukuhanin dito. Halimbawa, ng accessory ng motor nyo, kung basta nyo lang ikakabit sa accessory wire, kailangan gawan nyo ng panibagong circuit para mas maganda, para mas enhance ang tunog na ating maikakabit kung busina man at kung auxiliary light, mas may ibigay niya na maganda. Kasi hindi na siya makikipagpangagaw sa mga accessory ng ating motor na nakakabit pa. Ayan lang. Gawan nyo ng fuse para safety purposes kung mag-short circuit. Safe ang ating circuit ng ating motor. Balikan nyo lang mga sir ang ating pag-setup at kung paano gamitin ang relay. Ayan. Tsaka mga sir nga pala, ang relay hindi siya nakakapagpadagdag ng liwanag ng ating mga auxiliary light at hindi rin siya nakakapagpalakas ng busina ng ating mga motor. Kasi ginagamit lang natin to kasi yung contact niya kaya mag-hold ng mga high current kumpara sa ilalagay lang natin sa accessory wire. Ayun lang mga sir. Kung sa tingin nyo nakatulong ang video na to, subscribe lang tayo mga sir para sa marami pang video ang i-upload. Salamat.